Ano ba talaga ang problema? Ano nga? Sabihin mo na. Hindi ko na talaga kaya. Sa pagkakaalam ko, dalawang araw ka palang nagtatrabaho ron. Ano bang iniiwasan mo ron? Ikatlo ka na sa nag-resign. Pambihira. Ang mga kabataan ngayon, hindi mo maaasahan magtrabaho hindi ng... Hindi mo sa ayaw ko magtrabaho! Kung ganun, ano palang dahilan? Ha? Hindi ako marunong magbasa ng isip. Ano ba talagang problema, ha? Sabihin mo, ano? Nakita ko. Anong nakita mo? Check. Natakot ka? Loko ka talaga. Huwag mo nang uulitin yan. Sigurado kung di ka pa rin makamove on sa nangyari kagabi. Hindi ba magkasama nga tayo rito? Pero nakita mo ba yung babae? Oo, kaya nga natakot ako eh. Paul, kurtina lang yun. Di ka dapat matakot sa kurtina. Ididemolish na ang building na to. Kaya mahangin sa bawat sulok. Sira pa ang mga bintana. Eh nakita ko nga. Alam mo, imahinasyon mo lang yun. Walang multo rito pare. Mahilig ka sigurong manood ng mga horror. Teka, sandali lang. Ang sintas ko. Sunod ka na lang. Teka, sandali lang to. Bakit ka nagmamadali? Huwag ka nang umalis. Paul, gusto mo? Marami pa to. May dala akong baon. Salamat. Uy, lutong bahay? Ang sarap naman yan. Teka, mag-CR lang ako. Imahinasyon mo lang yan. Maayos ang lahat sa building. Meron isang lalaki. Meron ding matandang lalaki. May dalawang babaeng nakakimono. May dalawang babaeng nakakimono. Dalawang babae. At may batang lalaki. Maayos ang second floor, pero may lalaki. May isang fifth floor, pero may dalawang babae sa gilid. Wait, may gano'n ba ito? Tawanan mo na lang.
Ilan na silang nagre-resign, kaya dapat matinding dahilan kaya sila umalis. Ang bira, ano pang report yan? Yun yung building contractor, nagreklamo nung nakaraan. Sabi niya, bakit daw papalit-palit tayo ng mga ipinapadala staff? May malapit ba rito na police station? Ano? Pupuntahan ko mamaya, meron ako yung check. O sige, ikaw ang bahala. Masensya na kung pinapunta kita rito kaagad. Wala naman ako ibang maaasahan eh. Alam mo, okay lang. Maihindihan ba naman kita? Sino ka? Ako si Nakatani. Pinadala ko dito ni Chief. Kakapasok ko lang. Teka, nasa na isang lalaki? Nag-resign na siya. Nag-resign na rin pala siya? Ako si Yoshinawa. Masaya akong makilala ka. Ako rin. Pagkatapos nating ma-check yung fire escape, doon na tayo sa bubong. Sige. Matagal ka naman nagtatrabaho rito, Mr. Yoshinawa? 3 months. Simula nang kinailangan nila. Matagal-tagal na rin yun kumpara sa ibang nag-apply na umalis agad. Oo nga, pampira naman sila. Hindi kasi sila marunong magtiis. Baka mapili sa trabaho. Teka, yun ba rito? Dami kasi. Ay, ito pala. Tara. Okay. Teka. Uy! Pag-CR lang ako. Sige. Hoy. May tao ba dyan? Sino yan? Uy! Nako. Uy! Hello, Mitsuba Security. Hello, Chief. Bakit? Anong problema? Nandito sila. Sino? Sino ba sinasabi mo nandyan? Mga multo! May mga multo rito, sir! Ano? May nasyumulang yan. Ayoko na. Hindi na ako babalik. Ayoko na dito! Uy, sandali lang! Mr. Nakatani? Grabe yung imagination niya. Hello, Mitsuba Security. Hello, Chief. Bakit? Anong problema? Nandito sila. Sino? Sino ba sinasabi mo nandyan? Mga multo! May mga multo rito, sir! Ano? Imagination mo lang yan. Ayoko na. Hindi na ako babalik! Uy, sandali lang! Ayoko na! Hindi na ako babalik! Ano? Imahinasyon mo lang yan. May mga multo rito, sir! Uy! Sandali lang! Saan na ba ang ilaw rito? Yan. Wala pa si Yoshinawa. Ay, naku po. Huwag mo nang uulitin yan!
Hindi ka nakakatawa. Chief, nagulat ka? Oh, ano? May mga multo ba rito o wala? Wala namang multo, tsaka ilang buwan na ako rito, Chief. Wala talaga? Wala nga talaga. Kaya lang, nakakapagod minsan. Di ako makatulog. Teka. Bakit naman? Kapag matutulog na ako, may babaeng bumababa mula sa kisame. Talaga? Ah, pero Chief, panaginip lang pala. Ay, panaginip lang pala eh. Kaya lang, Chief. Habang bumababa siya mula sa kisame, nakahiga ang posisyon niya. At ang buhok niya, nakalaylay pababa sa sahig dahil sa sobrang haba. Minsan, nakataas naman ang buhok niya ng ganito. Parang sumasalungat sa gravity. Kaya naisip ko, panaginip lang yun, Chief, hindi ba? Saan siya lumalabas? Sa banda dyan. Dito ba? Sa kisaming yan. Nakakatakot naman. Kinikilabutan ako. Yoshinawa, yan leeg mo. Ah, ito ba? Hmm. Yung babae sa kisame, sinakala ko nung isang araw. Ano? Hindi, baka ako lang yun. Nanaginip na naman kasi ako, kaya bigla akong gumising. Sabihin mo, okay ka lang ba rito, Yoshinawa? Okay lang ako rito, Chief. Anong ingay yun? Mga yabag, Chief. Oh, may tao rito? Walang katao-tao rito, Chief. Eh bakit may mga yabag? Siguro yung mga bata, nitatakbuhan. Ha? Alam mo, Chief, imagination mo lang din yan. Oo nga pala. Bakit? Mag-announce pa ako. Dito muna kayo habang umiinom lang siya, ah. Babalik din ako agad pagkatapos. Bilisan mo, ha? Oo, Chief. Ayoko rito. Kasama na lang ako. Uy. Chief? Anong gagawin natin pagkatapos? Pagkatapos natin dito, sa fire escape naman tayo. Siguro naman, hindi na ako kikilabutan dito. Dahil sa mga multo? Oo. Wala naman mga multo rito, Chief. Sabi mo wala, pero ano yung kinikwento mo kanina? Sabi ko nga, nasa imagination lang naman yun. Mapapagod ako magdamag kang walang tulog. Alam mo, tama ka ron. Ah! Bakit? Ano ba ang nakakatawa? Nakalimutan ko yung susi sa baba. Bihira naman. Sino yan? Yung babae, nakita mo ba? Bakit? May nakita ka bang nakatayo dyan? Chief, baka anino lang yun. Tara na ron. Imagination nyo lang yun. Tapos
Tapos na ang pagre-round shift. Ha? Teka. Chief? Dito pa. Nako, ayoko. Hindi ko gustong pumasok sa loob dyan. Ganun ba? Oo, Chief. Teka, sandali. Chief? Trabaho natin pasukin to. Okay. Sige, Chief. Aling susi. Eh, ito. Teka. Ito na. Ay, kabayo! Automatic yung toilet. Ha? Pero lumang building na to. Ayan nyo na yung toilet. Lagi nangyayari yan dito. Ganun ba? Huwag nyo nalang pansinin, Chief. Titigil din ang toilet na yan. Hoy, huwag mo kayo iwan. Chief, siguro doon kayo sa kabila. Ha? Dito ako sa kaliwa. Sige. Wala naman pala. Chief, huwag nyo na lang silang pansinin. Chief, ikaw ba yan? Ay, tama ako. Ikaw nga. Hoy. Kumusta ka na? Okay naman, Chief. Pero ikaw, parang may nagbago sa'yo. Nag-resign na ako ron. Kaya naghahanap na ako ngayon ng ibang trabaho. Ah, ganun ba, Chief? Ikaw? Doon pa rin ba ang trabaho mo? Doon pa rin ako nagtatrabaho. Hindi ako umalis. Talaga? Bye, Chief! Chief, imahinasyon lang yan. Tachibana! Bakit? Halika nga rito. Kanina pa kita hinahanap. Kasi pinapakita tayo ni Chiefs. Dalian mo na! Nandiyan na. Nandito na si Tachibana! Tachibana! Oo, nandiyan na!
Sawang-sawa na talaga akong makipagkaraoke kasama sila, sir. Buong gabi ka pa namang pakantahin. Mula alas 7 hanggang umaga. Hmm. Thanks, ha? Nag-quit na ako. Hmm. Patayin ko na ba? Hindi, okay lang. Sorry. Si Tachibana? Oo. Anong sabi? Tingnan mo. Kung sweet naman niya, nakakakulit. Hindi mo ba siya sasagutin? Ayoko, pabayaan ko muna siyang mainim sa kakahintay. Galit ka pa rin ba sa kanya? Kung minsan, girl, magpapakipot tayo. Dapat pakipot tayo para habuli tayo na mas bata. Correct ka dyan. Ano yun? Di ba hangin lang? Bakit? Hindi pa dito papunta yung store? Ay, naku, huwag mo sabihin naligaw ka. Hindi pa parang kumaliwa tayo sa kanto nito? Hmm. Hindi, kumanan tayo kanina. Kaliwa, ginawa natin. Eh, di ba dapat nga kanan tayo? Sa kanan ba dapat? Ano, bakit mo sinabi sa akin? Eh, huwag kang ang high blood. Sorry na. Naligaw na talaga tayo ng tuluyan. Ay, tara na. Bumalik kaya tayo sa hotel tapos dun tayo mag-umpisa. Uy, Tomomi, bakit? Kasal. Ano, may date na ba kayo? Ano? Totoo, girl? Magpapakasal ka na ba talaga? Oo, girl. Ia-anunsyo ko na lang kung kailan. Wow, bongga ka! Congrats, ha? Totoo ba? Wow, gusto ko rin magpakasal. Ikaw, Mariko. Ewan ko. Bakit hindi mo alam? Natatakot ka ba? Girl, di mo ba alam? Kasal siya dati. Ano? Ganun talaga. Oh. Okay. Balik na ba tayo? Teka. O bakit? Kaya lang kasi... Nasaan na ba tayo? Sandali, ano yun?
Halo ka nga. Tara na. Misa! Ayoko na. Tinatakot na lang ako. Tama na. Tumigil na kayong dalawa!
Ganito ka-late ka ba laging umuwi? Uy! Galing mo palang magdisenyo, ha? Kung sa bagay, ito naman talaga ang lagi mong sinasabi na gusto mong gawin, eh. Di ba? Maps. Maps? Nagpunta ako sa iba't ibang lugar para mag-drawing ng maps. Saka hindi designing ang tawag doon. Dinodrawing ko kung anong pinapagawa nila sa akin. Kaya ang income ko, biglang tataas, biglang bababa. Ganun ba? Buti na lang pala, hindi ka lumipat ng bahay. Hinihintay mo pa rin pala talaga akong dumating. Huwag kang mag-isip ng ibang bagay. Saka isang gabi ka lang dito. Bukas kailangang umalis ka na. Noong una akong nakarating sa Tokyo, wala akong alam tungkol sa mga bagay-bagay ron. Tapos nainlove ako sa isang lalaki na kasama ko sa trabaho. Sarap ha. Malasang malasa. Ang galing mo na. Madali lang namang lutuin to. Ang sarap pala ba? Pagkatapos, nagsama na kaming dalawa sa iisang bahay. Ang sarap. Naisip na rin namin magpakasal. Kaya lang. Good night. Pambihira naman talaga. Ibang klase mga babae. Ayaw niyang sumuko. Gusto ko na talaga makipag-break sa kanya. Kaya lang, lagi siyang gumagawa ng eksena. Magpapakamatay raw siya. Ayaw niya makipaghiwalay. Magkaiba kayong dalawa. Ibang-ibang ugali mo sa kanya. Pareho pala kayong dalawa. Ha? Huh? Ang sabi ko, wala akong pinagkaiba sa kanya. Kailangan ko na ring umalis. Sige. Pero, pwede akong bumalik sa ibang araw? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko na inusisa kung saan siya nakatira ngayon o kung saan siya nagtatrabaho. Wala namang mangyayari kahit tanungin ko. Kaya lang,
Isang gabi, may nangyari na hindi ko inaasahan. Natulog ako at nanaginip ako ng hindi maganda. Nangyari yung panaginip na yon. Nang mga ilang gabi, ang naisip ko baka boyfriend ko yon. Sa bawat gabi, ang pagsakal sa akin, patindi ng patindi. Halos hindi na ako makatulog ng mahimbing. Bumabakat sa leeg ko ang sakal. Sorry. Kaya sinabi ko sa kanya yung nangyayari. Alam mo, yung kakaibang nangyayari sa akin gabi-gabi na may nananakal sa akin. Nanaginip ako. May sumasakal daw sa akin. Alam mo, ako rin. Ang sabi niya, may mga tuwing gabi raw, nananaginip siya na nagpupunta siya sa apartment ko. Hindi ko nga maintindihan kung bakit laging ganun. At ang ipinagulat ko pa, natigil ang panaginip ko ng gabing yun. Pagsakal niya sa akin. Pero hindi pala boyfriend ko ang sumasakal sa akin. Kundi yung babaeng nagmamahal sa kanya ng husto. Mula nang bumalik ako sa apartment na yon, hindi na ako ulit nagpakita sa kanya. Wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Di na ako naghanap. Di na ako nagtanong kung nasaan na siya ngayon. Ayoko na siyang nakita. Ayoko mabiktima uli ng maling pag-ibig. Wala na rin namang mangyayari kung hanapin ko siya. Naisip ko, tahimik na ang tulog ko tuwing gabi at mahimbing na mahimbing. Di na ako dadalawin ng masamang panaginip.
umalis ka. Umalis ka. Alis, sabi! Sorry ha. Nagising ba kita? Tulog na. Foul yung ginawa mo! Paano naging foul? Graduation day na namin. Pareho rin kaming nakahanap na ng mapapasukang trabaho. Pagkatapos noon, bumisita rin kami sa school sa unang pagkakataon. Parang kahapon lang, dito tayo nagkaaral. Buti na lang. Pinagbutihan nating mag-aral. Ano? Hindi pa tapos ang buhay nating dalawa! Uy, uy, ano yung ginagawa mo? Uy! Sandali lang, isuli mo sa akin yan, ha? Ha? Oh, oh, oh. Oh, paano yan? May isang bagay pa ang hindi ko nagagawa. Hoy! Ano ka ba, pari? Huwag kang makulit! Hoy! Sabi ko sa'yo, huwag mo nang gawin eh! Huwag mo sabihin, naniniwala ka sa mga kwentong yun. Hindi naman, pero... Hindi na tayo babalik dito, kaya okay lang. Hawakan mo. Isa, dalawa, tatlo! Wala naman nangyari, di ba? Oh, oh. Trabaho mo? Oo. Kailangan ko muna silang tawagan. Babalik ako agad. Oh, sige.
Yukio, sorry pare. Kailangan ko nang umalis. Yukio? Okay na? Okay na. Yes! Tada! Ako po si Emiko Kajiwara, Grace 12C, nasa roll call number 10. Pagka-graduate namin, ilalagay sa time capsule itong video namin. Ikukwento ko po sa inyo ngayon kung anong career na gusto ko 10 years from now. Ang gusto ko po sana maging trabaho ay TV announcer. Okay! Ako naman po si Miho Chukamoto, Grade 12C, nasa roll call number 19. At gusto ko po maging truck driver. Gusto ko po maging isang pastry chef pagkalipas ng 10 years na pag-aaral. Ako naman po, gusto ko maging mahusay na prime minister ng bansa natin. Magandang araw. Ako po si Yukari Takizawa, Grade 12C. Roll call number 16. Pagkalipas po ng 10 taon, gusto kong maging isang actress. Gusto kong maging mahusay na movie actress. At maging sikat. Pagkalipas ng 10 taon, gusto kong maging isang accountant. Isang accountant ang aking mahal na ina. At gusto kong maging gaya niya na maging mahusay. Ano ba ako pagkalipas ng 10 taon? Paano ko naman yun malalaman? Paano ko naman yun malalaman? Parang nurse ang tingin ko. Meron pang angkap. Dito ka lang muna. Sawa. Halika. Nung panahon ng digmaan, isang ospital ng mga RB ang lugar na to. Ospital? Oo. Kaya lang, nung nasunog ang ospital na yon habang may air raid, maraming sundalo at mga nurse na namatay dahil nasunog sila.
sa'yo, hindi ko ipapakita ang video na yun kahit Janina. Ha? Mahirap na. Baka magkagulo. Sir! Yun pong para sa culture festival food. Oo, oh, okay na lahat. Kaya lang sir, di namin alam ang number ng supplier. Sabi niyo sa amin nung isang araw ko yung magbibigay. Ah, ganun ba? O sige na, takisawa. Teka nga, ito na ba yung video mo? Naku, huwag! Tingnan mo, ano kaya yun? Oo nga, no? Classmates! Makinig kayong lahat! Bukod sa event na meron tayo ngayon, sandali lang! Mas maganda ipapresent namin! Psychic video! Starring Yukarita Kizawa! Ano raw? Ano raw? Horror yan? Ginawa niya ang video na to! Pinapayorin na natin! Nakakatakot naman yata. Ayan siya. Sino? Si Takisawa, yung gumawa ng psychic video. Kalat na kalat na dito. Talaga? Ang lakas ng loob niyo? Totoo. Pinag-uusapan na siya sa klase namin. O sige, Yuki. Bye-bye! Bye! Miss Takisawa! Ikaw si Miss Takisawa ng 12C? Oo. Oh. Ang sabi nila, gumawa ka ng magandang video para sa festival. But sobrang nakakatakot. Sabi ng classmates ko. Ang cool naman. At least meron ka tulad mo rito sa school. Ibang klase yung ginawa mong video. Huh? Ah, siya nga pala. Pwede makuha ang email ad mo? Sikat ako rin, Penny! Uy, sikat ka na! Grabe ka, hindi naman. Alam mo, Mama, lahat sila nakikipag-usap na sa akin. Dati-dati, hindi nila alam kung anong pangalan ko. Mabuti naman, anak. Medyo weird lang po yung video. Pero tingin ko, di naman multo yung nakunan. Tingin niyo po ba, Mama? Makakapunta ka? Pasensya na, anak. May trabaho pa ako. Oo nga pala. Papanoorin din ng taga-ibang schools. Izawa. Sir? Ipapakita mo ba talaga yan? Okay lang naman. Ano kung matapos ang 10 taon? Paano ko naman malalaman? Perfect na perfect! Di naman pala nakakatakot. Ikaw, ano sa tingin mo? Okay lang sa akin. Kari! Bakit? Sabi nila gusto nila ma-preview. Sige na! Please naman! Ano kung matapos ang 10 taon? Paano ko naman malalaman? Nakakatakot! Kinilabutan ako doon! Kinilabutan ako! Nakatakot mo diba? Yukari, sobrang nakakatakot nun! Parang mapapanaginipan ko sa pagtulog! Yung mga tingin sa'yo, nakakatakot! Hi, Miho! Napanood na namin! Grabe! Ayaw ko nang ulitin! Kinilabutan ako!
Paano ako matapos ang 10 taon? Paano lagi ako nakabantay sa'yo? Palagi akong nakabantay sa'yo. Nakabantay sa'yo. Hindi kita iiwan.